Panginoon. Kaya sinasamo ko sa mga gabi ng harian, sa lahat ng mga meron mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga Panginoon ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagpapalo tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang manaming makapangyari sa kumariyong na pagsabaw kayo mo, minarapan mong isungo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaroon mong kami kanilang lagi ipagsanggalang at kami naligaya kami kasama nila sa kalamitan. So, ang pagitan ng Espiritu, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Patuwid ang Panginoon naming Diyos. Ngunit, lipos kami ng kagustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntunin ibinigay niya sa amin. Mula ng mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto. Patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suray kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ipinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga ninuno namin ay inihiyalis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupain na mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon namin Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay na samaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang iyong pangako, hayop iyong nasdan. Winasak ang lungon, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain ng iyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalaw. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong pag-ibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang nagtilipin. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi. Hindi mapigilan yawang pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakha sa gayong nakita. Iyan iyong galit sa amin, o Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mo sa amin, tutupo? Pagpuparusahan kami mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay haba sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa pangalan mo, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos, na tagapagligtas,
Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawarin ka na. At ang pagsusuri sa iyo ng manlay, hindi maglilikas. Dahil sa ngalan mo, maglilikas mo kami ngayon. Kaya pero sabi ni Jesus,
ay namangha sapagkat nakita ko na sa ilalim ng puno ng ito. So naman pa, sabi niya, kung makita mo ang mga Diyo, sa langit ay umakyat at nananawag sa anak ng tao. Kaya maliwanag sa panang ng sulatan, ay mismong pinanggap sa Jesus na may mga Diyo. At sabi na natin, meron tayong pinatawag ng anghel na tanatawag, meron tayong archangels, meron tayong pinatawag natin nine qualities of angels, dominions, personalities, powers. Pero bahag niyo ang mahusap ng malita po natin, guardian angels. Kaya mag-uulong tayo ngayon, tinuruan tayo magkasama kung yung mga lalay na sa mga angel of God. Alam mo ba kayong basal na ito, angel of God, may guardian angel, dami pa rin ba? O sabi-sabay na, tingnan natin kung alam nito, angel of God, may guardian angel, to whom is it all? Commits me here. Ever be this day, be at my side, to guide, to light and guard, to light and guard, to rule and guide, to light and guard, to rule and guide. So, bahagi yun ang usahan ay huwag nating kalimutan, bahagi ng ating pagdala. Kung pinakailangan namin, kung wala nang kutya, no? ay bahagi yun ang usahan ay hinihigay ko sa may alam ng kutya. No? Hindi niya kaya na magpalasad kayo sa mga nag-aaral nga ako ito yung Tagalog translation nila. Mukhang wala nga nag-translate sa Tagalog. Kaya na siguro sa ibang mga pagkakataon ay matigyan tayo ng panahon. Kasi maganda rin po. Pero ang simpin-simpin pa na namin, pero wala talaga tayo commission na nakita natin na translated from sa Tagalog. Baga nga siguro, masabi natin ang simpin-simpin, mas tuloy natin yung dasal na ninyo kasi mag-exit. No? Angel of God, my guardian angel, to whom is love, to whom is may heal, ever will this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Kasi nagpapalitan yung guard at saka yung guard. So yung pala namin mo, pwede na yung basalin, araw-araw, araw-araw. Bakit po? Kasi yung bahagi yun ang pag-Diyos. Bagaman, we can pray anything. Kahit na huli ito, ama namin, ang bagi mo pala, sumasara pala tayo, sariling yung tasaro. Bawagin natin yung spontaneous prayer, pwede mo sa Panginoon. Ay, ako'y nagpapasalamat sa araw na ito, sapagkat ako ay buhay pa. Magpasalamat sa Panginoon, at birthday ko naman, no? Eh, simple pa na namin, pwede namin gamitin, no? Pero yung mga form of prayers, no? Ay mga pagkakataon na pwede natin kasalin, lalong-lalong na sa mga panahon na tayo ay nagkaguluhan, kung isa't hindi tayo makapag-isip eh. Kapag tayo ay maraming inisip na natrabaho, na problema, no? So, nandala kapag may mga sa ulago ay patalaan, nakakatulang lang, no? Na magbibigay sa atin ang kapanatagan. Ngayon, ito po ang panalangin sa God of Angel. Bakit ang mahalaga? Na maging bahagi yun ang ating panalangin kung siya ako po sinasuggest ko na dasalin natin araw-araw. Araw-araw. Bakit? So, bakit po sa pagtahan ng disobedient na ito? Nakita ko natin ano? Hindi namin alam na may mga tao na kung saan ay maaaring hindi maganda ang inisip. Maaaring lang hindi ikaw ang gusto niyang saktan. Pero dahil sa
Kung sino lang nasa harapan, yun ang pupukdog. Kung isa mayroon ganun, at ikaw lamang ay nagkataon na ang doon. Kaya ikaw ay naapektuhan. O, hindi lang po tao. Kundi may mga pangyayari na hindi namin nasaan. Yung mga sasakyan na kung minsan ay hindi alam ay nasira yung plano. Ano ba? Yung pong kayo tayo tinatawag ko na masamang espiritu. Masamang espiritu. Yung pong sinasabi ni pakipatan namin na yung pong mga kaluluwa, nakita ko po yung nakatay ko tatay, yung jiwag na tatay mo. Yun po yung masamang espiritu yung mga nakatay, wala na rin sa daigdig nito. Ngayon po ay minsan ay ginagamit ng mga masamang espiritu. Saan yung nanggaling ang masamang espiritu? Babalik po tayo sa aklat ng payak o regulation. Na kung saan ay makikita po natin na mga unang panahon nag-aklas ang mga anghel sa pamumuno ni Lucifer na nag-aklas laban sa Diyos at sa kanilang pag-aklas ay nagkaroon naman na ang nagtanggol sa Panginoon ay si Arkanghel. May mga tinatawag ng tao ng fallen angels. Natalo sila. Kaya kung natalo sila, naalis sila sa langit. Ikaw sila pumunta. Hindi pa napunta sa inferno. Hindi pa tayo sa lupa. Kaya po, bagay na kung saan ang kinakailangan natin ang tao ay talagang magbasa. Kasi ang lalaban sa mga tiyanaw ng inferno, hindi yung mga angel na hindi lumagsa. Yung mga amin na kung saan ay nagpilip na para sa Diyos. Kaya, napakahalaga po na tayo ay pagsanggalan sa mga uri ng kapahamakan. Ano ang uri ng kasamaan? Lalo na sa paggawa ng kasalanan. Kasi ito naman demonyo, kaya ito'y nananamis na tayo ay masaktan. Kasi para tayo ay nag-reward against God. Tayo ay nag-reverting laban sa Diyos. Kaya, napakalaga ito, nang masan ang nakita natin, na ito yung kagandahan ng loob ng Diyos, ito napakapalit ng Diyos. Binigyan tayo ng mga tagatano na yung ating babikan. At ang ating mga babikan ko lang makumbi ang mga guardian angels. Kasi kung hindi natin napapansin, kasi akala natin ang pangalaman. Bahagi yung nakusan ay ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung maaari ayaw na tayo ng mapahamak, patuloy niya tayo ng ginagabayan. At isa nito ay tinatawag natin ang ating mga guardian angels. So, kung magagawa po natin, ma-practice natin araw-araw ng isang libo, ay malaki po na itutulong sa atin. Maging bahagi o na kung saan ang may matuwan mo na His love for me is here. Bakit na rin, doon ang pangamahal ng Diyos. Ay binigyan tayo ng guardian angel. To be helpful at our side. Hindi tayo iniwanan ng ating guardian angels. Hindi lang natin napapansin. Pero meron tayo ang mga nagtatalo. Eh, hindi namin natin yung ating tulong kasi yung tulong nila. Kasi baka mamaya, hindi naman sila gagalaw. Kung hindi tayo humihingi ng tulong, bakit? Yung baka naman napakayapan natin, makala natin yung kayaan natin. So, kaya magkaroon tayo ng kababaan, ng kalooban, katulad ng bata, na humingi tayo ng tulong sa
sa ating mga gardya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Lord, kung sa ganun ay ipagsanggalan tayo sa lahat ng kasalanan at kasalanan. So, ito po yung pagkakataon na kung saan ay nabigyan natin kung isa dalawang ng paglaki, ang paglaki nito. Kung saan nasabi namin na kapag kayo yung pinigilin, diba kung isa kapag pinigilin tayo sa dalawang, sinasabi niya, ano sinasabi niyo? Ano sinasabi niyo? Makikiraan po, tabi-tabi po. Ay, ikaw ay nakikiusap. Nakikiusap doon sa elemento. Ayun, hindi po ang ito, elemento na yan. Yan yung mga fallen angels. Ay yung mga angel na tinalo ng isang gabro, ng isang Miguel. Minsan na magsabi ko yung tabi-tabi po. Sabi niyo, ano? Tanda sa inyo. Sa inyong garden ng Indian. Kasi pag sinabi mo ng tabi-tabi po, yung sabi, yun ay pinipilala mo siya. No? Ay pinipilala mo siya na may katangyarihan sa iyo. No? Because, ito yung mga masasamang espiritu, ay hindi, dapat sila ito yung maalis kasi ikaw ay sa Diyos, ay sino yung magbibigay mo? Instead na sabihin mo, nakikiraan ko, instead na sabihin mo, tabi-tabi ko, you pray the prayer of the guardian angel. Dasalin ninyo yung panalangin sa guardian angel. Yun po, naman sabi namin na hindi, tayo pinagtatanggol ng Diyos. Ayaw ng Diyos o tayo magulog ng kapahamakan. Alam, nakita po natin na kasi let us not give power over those whom we believe na hindi kasabi ng Diyos. Kaya, bago na kung saan ay pinakailangan natin gamitin yung kapangyarihan na ito na ipinagkaloob sa atin ng pumikapan na ibigay na sa atin bilang mga nilalang namigyan ng tayo ng mga anghel na tagatango. So, kahit mo kasi tayo, at ay hindi natin ang tulong ng ating mga guardian angels nung sabi-sabi tayo ng malamin. Angel of God, may God help me here, for His love, commits me here. Ever be or me, be at my side. To life and guide, to hold and guide. Amen. Maso kung tayo sa mandaling para sa konting panawang mga
Panalangin ko ng mga kapatid ko upang pagkahalo ng pinagkalugdan ng Diyos sa mga mga kapatid ko. Panalangin ko ng mga kapatid ko ang mga araw namin ngayong aming ginagulita ang banal ng Panginoon. Ipagalaw mo kami na sa pagkat ang tulong nilang walang maling ay maligtas sa kasalukuyang ilahi. At marating sa maligayang buhay sa Ipilip sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu sa akong magpasawagan. God, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming magpapangyarihan at tunay ng marapat ng ikaw ay maraming pasalamatan. Siya ang kagandahan ng kami yung ipinukod ng kami may tapong sa lalangilan ng lubos. Kaya na ikaw ay namin tinaligyan dahil sa aming pagkasalawaan, kumuha ang kapalit ng magandang parami magunan sa aming para na may balitan. Kaya na yung minamahal na nakay na yung isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kayo sa aming mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang himpay sa kalaminan. Kami ay nagpupuri sa iyo ang kalakadaan. Thank you.
aming dalawa na nagbibigay buhay at ang tayo sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami ang papasalamat ang dalingin niya na parang tumulong sa anak mo ang pangamangkot sa iyo. Kaya sa nasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buong ni Kristo, ay mapuklaw sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu sa ako. Ama, hinapin ko ang simbahan na namin sa buong dito. Pagkusin mo kami sa pag-ibig kay Sarah Francis, ng mga nagbantura, alam ka ng kapalang, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay, na may pag-asang sa iyo muling mabubuhay kayo dito na ang mga pamahal. Hawaan mo sila ang patuloy sa iyong kalimunagan. Hawaan mo ang dapatid na pagkahal ng mga salo sa iyong buhay ng mga wakas. Kaysa ng mahal na buwan ng marihan ng mga Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banalan na buhay dito sa lintig ng kalimunagan sa iyo. Mahal pagpilong naman namin ang pagpuri sa kalangan mo sa magitan ng anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang patuloy ng pagmamahal dahil binigyan niya tayo ng mga anghel na tatatalo.
O ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.